Hello sa inyong lahat at welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman pwede pakiclick mo na ang subscribe button. At kung gusto mong updated ka sa mga bago kong video, i-click mo na rin ang bell button. Maraming salamat! Ang topic ng video kong ito ay kung ano ang advantage at disadvantage ng private insurance dito sa Spain or yung health insurance para sa mga undocumented or mga wala pang papel. Mostly kasi kapag may papel na, wala ng private insurance dahil meron ng SS or Social Security o yung sa atin sa Pinas na SSS. Kapag kasi may papel na, automatic, register na sa public hospital. Pero hindi lahat ng mga nagtatrabaho dito sa Spain ay binibigyan ng amo ng private insurance. Depende sa amo kung bibigyan ka or hindi. Kung yung magiging amo mo mismo ang kusang magbibigay or magbabayad ng inyong health insurance, maganda. Kasi sa totoo lang talaga, maganda ang may private insurance. Para kapag bigla kang magkasakit, anytime, pwede kang magpunta sa ospital. At doon ka sa emergency, para hindi ka na kailangan ng sita or schedule. Kasi pag hindi emergency, hindi ka pa rin makakapagpa-check up. Kasi need mo kumuha muna ng sita or schedule. Hindi kasi dito tulad sa ibang bansa, tulad doon sa Taiwan, na anytime pwede ka magpa-check up. At hindi na kailangan ng schedule. Pero kung ang amo naman na nahanap mo ay hindi magbibigay ng private insurance, wala tayong magagawa dahil hindi naman natin sila pwedeng pilitin. Ang best na gawin nyo na lang ay pumunta kayo sa public hospital kung saan kayo naka-impadron. Pero pagkatapos pa yun ng 3 buwan mula nang kayo ay na-impadron, saka pa lang kayo pwedeng magpa-register sa public hospital. Libre yun, wala kayong babayaran. Pwede kayong magpa-check up doon at saka pwede rin kayong magpa-opera kung ano man. Libre, libre, wala kayong babayaran kahit ano. Kaya lang, kahit public hospital yan, kailangan nyong kumuha ng schedule or sita pag kayo ay magpapa-check up. Ang advantage ng private insurance ay wala kayong babayaran kahit 1 euro. Once na kayo ay magpapa-check up or magpapatest ng kahit ano, pero depende sa coverage ng private insurance na kinuha sa inyo. Makakapagpa-check up ka ng lahat ng nararamdaman mo sa katawan mo at malalaman mo kung ano ang mga sakit na meron ka or kung ano ang mga kailangan mong i-take. Halimbawa, mababa ang dugo mo, kulang ka sa kung ano-anong mga bitamina, malalaman mo kung hindi ka tatama rin magpa-check up. Bawat private insurance ay may kanya-kanyang bracket. May dental din yung iba. Pero kung kayo ang kukuha ng sarili nyong private insurance, ay suggest na huwag na lang kung hindi naman kayo sakitin or wala naman kayong nararamdaman. Kasi ang disadvantage ng private insurance, hindi naman kayo makakapagpa-check up anytime. Kailangan nyo pang magpaalam sa amo nyo para kumuha ng schedule sa ospital. Then, paalam ulit kapag araw ng check-up. Buti sana kung sa tabi lang ng bahay ng amo nyo ang ospital. Para kapag break time nyo, pwede kayong pumunta. Sigurado, tatama rin kayo magpa-check-up kung keri pang tiisin ang nararamdaman. Lalo, iisipin nyo na busy kayo sa work, madaming gagawin, o kaya naman walang magbabantay sa alaga nyo. Ang mabuti nyong gawin, ipunin nyo na lang ang pera na dapat ibabayad nyo sa private insurance. Para kapag kinailangan nyo talagang magpa-check up, may pera kayong pangbayad. Kasi kahit may private insurance kayo, kung pumalya kayo sa pagbabayad ng 1 buwan or delay ang bayad nyo, hindi rin kayo makakapagpa-check up. Yung isa kong friend, binibigyan siya ng amo niya ng pambayad sa private insurance. Pero hindi siya kumuha. Kaya ang ginagawa niya, itinatago niya ang pera para kapag kinailangan niya, meron siyang magagamit. Hindi ba masama yun? Kasi kung may private insurance ka, monthly magbabayad ka. Halimbawa, 50 euro, depende kasi yan sa age mo. Pero kung hindi mo magagamit, sayang lang ang ibinabayad mo. Ipagpalagay natin, nagbabayad ka ng 50 euro a month. In 4 years, magkano na yun?
Then after 4 years, may papel ka na. Ayaw mo na ng private insurance kasi nga may SS ka na. Wala, nasayang lang ang pera mo. Pero kung inipon mo, may magagamit ka pa rin in case of emergency. Pero syempre, what if bigla kang naospital at kailangan mong maoperahan? Yun lang ang kagandahan sa may private insurance. Kahit bago ka pa lang, credit na yung operation mo. Ang isa pang disadvantage ng private insurance, hindi ka pwedeng sumobra ng gamit. May limit din ang pa-check-up. Kasi kapag sumobra ka, kailangan mo magbayad ng excess. At ang pangit pa, hindi libre ang gamot. Nagbayad ka na nga ng private insurance, bibili ka pa ng gamot. At walang discount ng pagbili ng gamot kapag ang reseta mo ay galing sa private hospital. Unlike kapag sa public hospital ka nagpa-check up, may discount ang gamot na bibilhin mo. Basta tandaan kung kasama sa benefits na ibibigay sa inyo ng amo ang private insurance, maganda. Magamit nyo man o hindi, okay lang. Kasi hindi naman kayo ang nagbayad. Pero kung walang ibibigay ang amo, pag-isipan nyo ang mga sinabi ko sa video na to. Sana nakatulong sa inyo ang topic ng video kong ito. Kung nagustuhan mo, pakibigyan mo naman ako ng like. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo ulit sa mga susunod kong video. Paalam!